problema, mga kapatid, sa Assembly of Yahawah. Brad Christopher Perez, good day po sa ating lahat, mga kapatid. At sa mga sumusubaybay, love you all. At salamat po muli, Brad Eman, sa panibagong KKK. Asa atin, pag-ibigan at kapayapaan, kahabagan na mula sa ating abayawa. Brad Wilfred Bedes, magandang hapon po bro at sa mga kapatid. Purihin ang nag-iisa at makapangyarihan sa lahat ng ating banal na abayawa. Yan. Magandang hapon po sa ating mga kapatid. At anong na po ang ating pong anon o pito? Ang ating anon viewers, isa ang ating pong thumbs up. At sa ating pong GC, ay naroon sina Sister Loren Paulan. Si Sister Christina Lawag Juarez. Si Brad Ricardo Quaresma. Sister Lori Calderon. Si Sister Jo Eldi. Nasa DC po. Si Sister Jocelyn Yanes. Sister Lolit Corsiga. At si Brad Carlo Roll. Ayan. Si Brad Wilfred Bedes. Sebastian Juarez. Kasama rin po natin si Brad Emiliano Umali Jr. nasa GC. Brad Ramon Becto, magandang hapon po bro. Eman, pagpalain at purihin si Abayahawa, Elohim. Si Brad Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyong lahat. Sister Lori Calderon, magandang gabi po, Brad Eman, at sa mga kapatiran sa Assembly of Yahawa. 11 na po yung ating unknown viewers, dalawa ang ating thumbs up. At sa araw na ito, o sa hapong ito, ang ating pumpaksa ay doon sa web home, 924. Ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama, kanyang tinatakpan ang mukha ng mga hukom nito. Kung hindi siya, sino man. Isang magandang paksa naman po ang ipinagkaloob ni Abayahawa sa hapon po ito. At patuloy po tayong naniniwala na si Abayahawa ang patuloy na magbubukas ng pangunawa ng bawat isang makakapanood dito. Kasama na rin po natin si Sister Chris Junker, isang napakaganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kapatid dito sa Assembly of Yahawah, gayon din sa iyo, Brad Eman, at sa lahat ng po ng manonood at sumusubaybay, purihin si Abayawa. Sister Reverisa Shirley, magandang gabi po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid kay Abayawa, walang hanggang papuri at pasasalamat sa nag-iisang makapangyarihan, Abayawa. At totoo po yan, talagang nag-iisa lang siyang makapangyarihan sa lahat. Walang ibang makapangyarihan sa lahat. Almighty. Ano? Pag sinabing Almighty, wala nang mas makapangyarihan pa. Kasi sarili yun, merong isang makapangyarihan bukod kay Abayawa. Kilala niyo po ba yun na pinangaral ng marami? Pero niyo, nagkaroon ng kapangyarihan si Satanas na yun lamang hong ng daya sa buong sanlibutan, pinatutungkol niya kay Satanas ng maraming reliyon na dumaya sa buong sanlibutan. Para lumalabas, si Satanas yung dumaya doon sa buong sanlibutan. Ito, malalaman natin ho yun. Kaya yung ating mga kapatid na nagsasabi, nag-iisang makapangyarihang Abayahawa,
nag-iisang Elohim. Sabi ni Brad Emiliano, mapayapa at magpalang hapon sa lahat ng kapatid sa kapulungan at sa iyo, Bro Eman. Purihin po ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat, si Abayawa. Wala na akong mas makapangyarihan pa sa kanya. Kung ang reliyon ay merong inilabas na Satanas, Lucifer, na di umano ay may kapangyarihan para bumulag sa tao, yun ang isang malaking pagkakamali nila. Ano? Kasama rin natin si Sister Francis Jade Lopez. Magandang gabi po sa lahat na mga kapatiran kay Aba Yahawa. Purihin siya ng Diyos. Fortunato Juarez, magandang hapon po sa lahat ng kapatiran at sa iyo, Brad. Ricardo Quaresma, magandang hapon po sa mga kapatid, Assembly of Yahawa. Purihin si Aba Yahawa na makapangyarihan sa lahat. Diba? Ang sarap usalin, oh, na talagang si Aba Yahawa ang makapangyarihan sa lahat. Diba ba? Ayan. At dito rin, oh, dito sa ating paksa na yan ay talagang patutunayan niya na talagang siya yung makapangyarihan sa lahat. No, ayan. Ito po ay muli hiniling ng ating isang kapatid tungkol dyan sa paksa na yun. No? Muli, wala na naman siya. Okay lang. Kumaga, mapapanood naman niya ito eh. So ano ibig sabihin dyan ni Hope dyan sa sinabi niya yan? Kasi nga, ang paniniwala ng marami, ay si Satanas yung bumulag. Pero nagkamali ho sila eh. Para saan at sabihin niya na siya yung makapangyarihan sa lahat kung meron palang Satanas na bumulag. Diyo ba? So ano yung layunin ni Aba Yahawa? Bakit? Bakit hindi niya inihiyag sa napakaraming tao? Bakit sa ilan? Niyo ba kayo nagtataka? Miski doon sa pagkaligtas ni Noe o Noah, pagkaligtas ni Lot, pagkaligtas at dalawa lang ang nakapasok doon sa Kanaan, hindi po ba kayo nagtataka kung bakit ganun? Ganyan din, yung sinasabi ni Nihon, hindi po ba kayo magtataka o nagtataka bakit sinabi niya yung bagay na yan? Ano? Dito, makikita natin yung paniniwala ng maraming mga reliyon na di umano ay pinagpala sila. Kaya, mayaman sila, may mga kapilya, mayroon silang mga ari-arian. Kumbaga, may kamay ang Diyos sa kanila. Yun ay paniniwala nila. Opinyon nila yon, pero tingnan natin kung ano yung nasa kasulatan. Kasi kaya lumikha siya ng masama, may layunin mo yan. At hindi ho natin malalaman sa ating sarili o hindi natin makikilala sa ating sarili kung hindi tayo nakagawa ng masama. So may layunin. Kaya nga, nung nilikha niya lahat, including yung masama, ay sabi niya, nakita niya, napakabuti. So, meron siyang layunin. Ano? At ang napakabigat ho dyan ay pagka naging kasangkapan ka noong bagay na yun. So, ulitin ko yung ating paksa. Ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama.
kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom. Oh, kung hindi siya, sino nga? May binabanggit dito si Hob. Kung hindi siya, sino nga? Ibig sabihin, kung halimbawa, kung hindi si Abayahawa ang gumawa nito, sino? Eh, si Satanas naman ay wala namang kapangyarihan. Ano ba naman ang kapangyarihan ni Satanas? Wala. Kaya nga yung may doktrina na impyerno, may doktrina na binuntis ng serpent si yung asawa ni Adan, eh lato yun, isang malaking kalokohan, isang malaking kasinungalingan lato ng mga aral niya. Palibasa, yan ho ay aral tao. Kaya hindi nga siya maka tumbas doon sa kasulatan sapagkat aral tao ho eh. Pagka meron ka ng pagtatanong o tinatanong mo na, ando na. Hindi na sila makasagot. Hindi sila makaribat. Bakit? Aral tao. Mahirap itayo yung bagay na haka-haka. Oo, yung hersey, mahirap itayo yan. Hindi mo kayang itayo. Kaya sa reliyon, ang ginagawa nila, hindi na lang sasagot. Dahil wala hawe eh. Ayan ang ipinakikita sa atin ni Abayawa. Yung bagay na yon, yung bang magtatanong ka and then yung tinanong mo, walang maisagot. May ba? Anong dahilan? Wala kasing ano eh. Wala kasing mababase. Los Libando, magandang oras at panonood dito po sa Assembly of Yahweh. Purihin at pasasalamat sa kanyang kabutihan sa atin. Po na po yung ating new verse, 8 yung ating tamsa. Alas 6 na po. Sige po, umpisa na po natin yung ating pag-aaral hinggil po dyan sa ating naging paksa. No? At alam niyo naman, dito sa lugar nito talaga marami yung aso. Ayan o. Ano muna ho, kumbaga, kung meron tayong may mga sumasalit, eh alam nyo na ho okay, kung ano ibig sabihin na. Ayan. So, sa magandang balita, Biblia 9:24, ito po yung nakalagay. Kasi parang doon sa ang Biblia, parang iba siya dito sa magandang balita, Biblia. Sabi niya, hinayaan niyang ang daigdig ay pagharian ng masama. Liwanag ko ha? Hinayaan niyang ang daigdig ay pagharian ng masama. Ang paningin ng mga hukom ay tinatakpan niya. Kung di siya, sino? Yung Diyos. Sino pa nga kaya? Dito, medyo maganda ho eh. Hinayaan niyang ang daigdig ay pagharian ng masama. Ayan. Aha, ika. Joel Suela, Abayahawa, salamat po sa Kalaman at Bro Eman sa mga kasamahan na nakikinig. Sister Rosel Makoko, gandang gabi po sa lahat ng kapatiran, sa iyo Brad at kay Abayahawa. Edmundo Umali, magandang hapon sa lahat. Purihin si Abayahawa. Sister Vivian Mana, meron siyang tinatype, medyo hindi na natuloy. Ano, maliwanag ba? Hinayaan niyang ang daigdig ay pagharian ng masama. Ang paningin ng mga hukom ay tinatakpan niya. Kung di siya ang may gawa nito, sino pa nga kaya? Si Hoba may sabi niya. Uno, taas natin ho, yung pinaka-konteksto. Ito naman ang tugon ni Hob. Dos, matagal ko nang alam ang mga bagay na yan, ngunit sino bang matuwid sa harap ng may kapal?
meron bang maaring makipagtalo sa kanya? Sa sanlibon niyang tanong, walang makasasagot kahit isa. Ang tindi, ano? Yun ang si Abayawa, sinasabi niya kung ano yung katangian ni Abayawa. Ano? Sabi niya, meron bang maaring makipagtalo sa kanya? Wala. Diba? Sa sanlibon niyang tanong, walang makasasagot kahit isa. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sinong lumaban na sa kanya ang nagtagumpan? Diba? Maliwanag ha, mga kapatid. Yung ating pinupuri, pinasasalamatan na nag-iisa, si Abayawa. Sino ang wikang nakipagtalo sa kanya? At tapos sasabihin niyo, si Satanas makapangyarihan din. Ano? Oh. Di ba sabi ng mga reliyon, sabi ng mga membro, bakit hindi na lang patayin ng Diyos si Satanas para wala ng masama? Di ba? Yan ang sabi ng mga reliyon eh. Patayin na lang ang wika si Satanas. Eh, hindi kasi nila alam yung aral ng Satanas, ng Diablo, hindi nila alam mo yun. Sister Lolita Corsica, magandang hapon po, Brad Emmanuel, at sa lahat ng aking mga kapatid sa kapulungan. Purihin at pasalamatan si Abayahawa, ang nag-iisang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sister Vivian Mana, good PM po, Brad Eman, at sa lahat ng mga mahal natin kay Abayahawa. Lolita Corsica, tama po. 27, yung ating anong viewers, 11 ang tansa. Tuloy na natin. Ang Diyos ay matalino sa 4 ito. At makapangyarihan, sinong lumaban na sa kanya ay nagtagumpay. Kaya nga sabi ko nga ako sa inyo, nahirap nakaaway si Abayawa. 5. Walang sabi-sabing inuuga niya ang bundok sa tindi ng kanyang galit. Ito'y kanyang dinudurog. Ano? Naalala natin yung bagyong nagdaan. Gano'ng ang pinsalang inabot ng South or Bicol, Quezon. Ang hangitanin niya, no? Sabi niya, walang sabi-sabing inuuga niya ang bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Ang buong lupa ay kanyang niyayanig. At inuuga niya ang saliga ng daigdig. Maari niyang pigilin ang pagsikat ng araw. Gaano ang kapangyarihan ni Abayawa? Oh. Pero mo yung pagsikat ng araw, maari niyang pigilin, pati ang mga bituin sa kalangitan. Mag-isa niyang inilatag ang sangkalangitan. E di tapos na. Tapos na ang doktrina ng mga Trinitarian. Tapos na ang doktrina ng dalawang Diyos. Di ba? O, ADD, dalawang Diyos, kasama sa paglalang yung Kristo. Sa Trinitarian naman, kasama sa paglalang yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Tapos na. Ayan. Brad Randilliano, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid na nagtitiwala o nagkabayawa na siya nating kaligtasan at buhay. Rodelio Nava, magandang hapon po mga kapatid kabayawa, isang mapagpalang araw po sa lahat ng nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. At magandang hapon po, Brad Eman. Love you all. Brad Alberto Palado, purihin, pasalamatan at mahalin po natin ang nag-iisang Elohim na makapangyarihan sa lahat na walang iba kundi si Abayawa. Magandang araw po sa lahat ng nasa kapulungan. Lalong tumitindi ngayon yung pahayag ni Abayawa sa kapulungan. Yung sinasambitla nating nag-iisang makapangyarihang Diyos, lalo nang lumalim. Ulitin ko yung sinabi niya, 8. Mag-isa niyang inilatag ang sangkalangitan.
kanyang tinakpan ang dambuhalang karagatan. Siya ang gumawa ng mga bituin sa kalawakan, sa oso, sa Orion, sa Pleiades, at sa mga kumpul ng mga bituin sa Katamugan o Katimugan. Makapangyarihan niyang ginawa o gawa ay hindi maunawaan. Ang kanyang mga himala ay hindi mabibilang. Siya'y nagdaraan ngunit hindi ko mamamasdan. Siya'y kumikilos ngunit hindi ko maramdaman. Nakuha niya ang anumang magustuhan at sa kanya'y walang makahahadlang, walang makapagtatanong, bakit mo ginawa yan? Nakuha ko ba ninyo? Yan po si Aba Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, si Sister Vivian Mana. Taon-taon po ay kailang matapos ang 24 na bagyo. Ibig sabihin, paulit-ulit lang ang panahon. Ibig po bang sabihin, paulit-ulit din ang galit ng Elohim sa atin o sa mga tao? Ang gandang tanong yan. Eh kasi siya yung umuuga eh. Hindi ba? Yan ho ay pagpapaalala. Nagpapakilala siya na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Tuwing may bagyo, tuwing may lindol, may tsunami, o may disaster, pandemya, nakapag uusal sila, nakapapananalangin. Kaya lang, yung iba ka talagang mali. Iba ang Diyos na natatakbuhan. Hindi ba? Kaya nga eh, paulit-ulit, taon-taon, bakit hindi makita? Bakit hindi makilala ng marami? Taon-taon na lang may bagyo, taon-taon na lang merong lindol. Bakit? Anong dahilan? Ha? Hindi nila maunawaan yung ibig iparating ni Aba Yahweh. Bakit? Kasi ho, hinayaan niyang ang daigdig ay pagharian ng masama. Yo. Ayan. Atuloy natin ah. 12 ho tayo ha. 9:12 ng Hob. Nakukuha niya ang anumang magustuhan at sa kanya walang makahadlang, walang makapagtatanong o walang makakapagtanong. Bakit mo ginawa yan? 13. Ang puot ng Diyos ay hindi maglulubag sa mga tumulong sa dambuhalang si Rahab. Paano ko masasagot ang tanong niya sa akin? Maghahanap ako ng mga salitang aking bibigkasin. Kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagawa. Sa harap ng Diyos, na hukom ay magmakaawa. Yun. Dapat. Pero ganun po ba ang nangyayari? Di ba hindi? Pagkalipas ng bagyo, gawa na naman ang kasalanan. Pagkalipas ng lindol, balik na naman sa paggawa ng kasalanan. May itinuturo siya. Bakit dumarating taon-taon, walang taon na hindi nagkaroon ng bagyo, walang taon na hindi nagkaroon ng lindol? Hindi ba? Baha, walang taon na hindi. Lahat. Bakit? Meron siyang ipinatatanaw. Kahit bayaan niya akong ako magsalita, hindi ko rin matiyak kung ako'y pakikinggan niya. Malakas na bagyo at mga sugat ang sa aking binigay kahit wala namang siyang sapat na dahilan. Ang hininga ko ay halos kanya ng lagutin, puro kapaitan ng idinulot niya sa akin. Sa lakas niyang taglay, hindi siya kayang talunin, hindi siya maaring pilitin at sa hukuman ay dalhin. Ako'y walang kasalanan at tapat na namumuhay, ngunit bawat sabihin ko ay laban sa aking katauhan. Wala nga akong sala, ngunit hindi na ito mahalaga. Wala nang halaga ang aking sarili, pagod na akong mabuhay. Iisa ang pupunta ng lahat. Ito ang aking nasabi. Kapwa, wawasakin ng Diyos ang masama at ang mabuti.
Kung ang taong matuwid ay biglang namatay, tinatawanan ng Diyos ang sinapit ng kawawa. Hinayaan niyang ang daigdig ay pagharian ng masama. Ang paningin ng mga hukom ay tinakpan niya. Kung di siya ang may gawa nito, sino pa kaya? Sino daw? Wala namang ibang makagagawa niya kundi si Abayama. Umiyo ba? Ayan, Alex Algado, mapagpalang gabi sa mga kapatid kay Abayawa. Wilfredo Balatibat, magandang gabi sa lahat na sumasamba kay Abayawa. Purihin nawa, tuwina na ang pinaka banal at makapangyarihan sa lahat. Bibian Mana, dito walang bagyo, sunstorm lang ng time ng winter. So meron pa rin. Eh dito sa Pilipinas, talagang walang taon na hindi nagkaroon ng mga bagyo, lindol, baha. Eh bakit dito? Napakarami. Eh sa dami ng Diyos-Diyosan, sa dami ng reliyon, sa dami ng mga sumasamba, sa kanya-kanyang founder, hindi naman si Abayawa ang nasasamba, ang sinusunod, kundi yung founder ng reliyon. Oh, talagang makapangyarihan si Abayawa. Itong ating tinatawagan, makapangyarihan na talaga. Imbigan po ang balahibo ko, kakamangha si Abayawa. Makapangyarihan po talaga. Hindi ho ba kayo nagtataka? Bakit napakarami masama? Kaya nga tinatanong kanina, hindi ho ba kayo nagtataka bakit naligtas lang ay walo sa panahon ni Noe? Hindi ho ba kayo nagtataka bakit sa panahon ni Lot, tatlo lang ang naligtas? At hindi rin ba kayo nagtataka bakit dadalwa lang ang nakapasok sa Kanaan? Sa dami nila. Hindi ho ba dahil sa kasalanan? Hindi ho ba dahil sa kasamaan? Hindi ho ba? Oh. Ibig sabihin, yung salitang kaligtasan, may pattern. Oh. Bakit napakarami ang masama? Ito ba ay dahil dinaya ni Satanas ang buong sanlibutan? Hindi po. Kasi nakabasa doon sa 12:9 ng Revelation, sayang ko nga. So yun ang paniniwala nila na eto, 12:9. Sabi ng ibang reliyon, kaya daw ang wika, maraming masama sa sanlibutan kasi dinaya ng Diablo. Oh. Ito binasa nila. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang as, ang tinatawag na Diablo at Satanas ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama. Akalain mo ba naman yung iyong matandang ahas, yung tinatawag na Diablo, yung Satanas? Akalain mo ba magkaroon ng anghel? Alam niyo ba yung anghel na yan? Dito sa Revelation 12:9, hindi ho yan yung anghel na nilikha ni Abayahawa, nakasakasama niya. Sapagkat walang anghel na nagkasala. Wala ho. Sino itong mga anghel na ito? Pagka ho kinuha niya yung Greek, kung sino yung mga anghel na yan, G32, ilalagay ko sa screen para makita niyo. Angelos. Yan ang kinuha nilang talata eh. Ayan o. Oh. Ayan. Christopher Perez. Ibig pong sabihin yan, nagpapakilala na may Abayawa na makapangyarihan sa lahat. Naghihintay na sila'y kumatok at sila'y pagbubuksan. At makasusumpong sila ng kapahingahan. Sabi ni Brad Christopher Perez. Opo, kasi nga,
Hindi ba ho napansin ng marami na pagka merong bagyo, dilubyo, lindol, oh, thunderstorm, napauusal sila eh. Diyos ko. Iba naman, Jesus ko. Panginoong mahabagin. Hindi ba? Nakauusal sila. Ah, napakatindi pagkatapos ng bagyo. Balik na naman. Hindi ba? Bibian mana dahil siya lang po ang righteous. Ayan ho yung Greek. Yan ho ay doon sa Revelation 12:9 na binasa ko. Ang nakalagay ho dyan, G32, Agilos, Angelos, from Agilio, probably, derived from G71, compare G34 to bring tidings. A messenger, especially an angel, by implication, a pastor. Ayun. Yun ho palang anghel sa 12:9 na pinagkuna nila ay pastor. So hindi ho yan yung spirit being na nilikha ni Aba Yahweh. O paano nakapandaya ngayon yung sinasabi nila na si Satanas? Ha? Hindi ho ba? Ede, isang malaking kalokohan na naman, kasinungalingan na naman. Hindi ho ba? Yan ang kinuha nilang talata eh. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis sa kasama. Ano pa ang paniniwala ng reliyon? 2 Corinthians 4:4. Yung Diyos ng sanlibutan, siya daw yung bumulag pertaining kay Satanas. Totoo ba talaga na yung 2 Corinthians 4:4 na Diyos ng sanlibutan ay si Satanas? Hindi po. Ito, King James, version 16:11. Para makita nyo lang. 2 Corinthians 4:4. Ano ito ah? 16:11. Ibig sabihin, 16th century. Ha? Eh tayo ngayon, di ba yung 21st century? Ito ho ay sinulat noong 1611. 15 na siglo. Nung isulat ko ito ha, itong 2 Corinthians 4:4 na kalaunan ng iba. Pero ito, yung nakalagay sa 2 Corinthians 4:4. Ha? Yan natin. Ayan, babasahin ko ha. Tingnan nyo ho yung letra. Ha? Ikukumpara ho natin dito sa isang version ng King James. Aha. Ayan. Pareho siyang King James. Ito. Parehong King James. Yung isa, 1611. And then yung isa naman ay mas bata. O ibig sabihin, mga 20th century or 19th century. Ano, unahin ko muna yung taas, yung 1611. Ang nakalagay sa 2 Corinthians 4:4, and whom the God of this world, makikita niyo yung God, ang laki ng letra, oh, capital letter, yung God o yung G na ginamit, of this world, had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. 2 Corinthians 4:4-16:11. Ayan. Ayan, kasama rin natin si Brad Arnold Makoko. Gandang gabi, Brad Eman, at sa lahat ng kapatiran kay Baya. O sa ating mga kapatid dyan sa sukat, magandang gabi po sa Makati, magandang gabi rin po sa lahat. Ito naman, King James, 19th century,
20th century. So malaki yung pagitan nila, no? 1611, yung binasa kong una, na capital letter yung G doon sa God. Pagdating dito sa 2 Corinthians 4:4, and whom the God of this world, letter G, pertaining ang wika kay Satanas. Adi, ang dami nagkamali. Bakit? Walang kakayahan si Satanas na bumulag ng isipan ng tao. Wala. Aho. Huh? Word had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Parehong King James. Ang ginamit. 1611, yung letter G, capital letter. Kaya ibig sabihin, yung bumubulag sa tao, walang iba kundi si Aba Yahweh. Matandaan nyo ito, ha? Ang may kakayahang bumulag sa tao, si Aba Yahweh. Bakit? Sino ba ang gumawa ng mata? Sino ba ang gumawa ng tenga? Sino ba ang gumawa ng bibig? Hindi ba akong si Yahweh? Sabi niya dun sa kay Moises. Ayan. Blinded the minds. Di ba? Hmm. Teka, ha? Meron akong ayan. So maraming nag-akala na yung 2 Corinthians 4:4 ay walang iba kundi si Satanas. Sala po yun. Ang bumubulag sa tao ay walang iba kundi si Aba Yahweh. Bakit? Siya ho yung makapangyarihan sa lahat. Bakit ganon? Ano ba nangyari, Brad? Bakit katulad noong nung mangyari kay Adam at kay Eva? Sabi nung iba, kung hindi kinain ni Eva at Adan yung prutas, hindi nagkasala. So maganda sana ang buhay natin. Sala. Bakit? Lahat yan plano ni Aba Yahweh. Lahat. Nung lumikha siya ng masama, plano niya yan. Nung lumikha siya ng mabuti, plano niya yan. Diba lahat tayo masama? Wala namang mabuti, walang matuwid. Lahat tayo nagkasala. Sino sa atin na mga isinilang na hindi masama? Wala. Di ba doon sa Roma 3? Walang mabuti, wala kahit isa. Ayan. Lulit akong siga, mas marami po kasi ang masama at hindi kumikilala kay Aba Yahweh. Mas pinaniniwala nila ang kanilang sarili at kapwa-tao na wala rin kung maitulong na mabuti. Ayan. Huwag po kayong magtataka, mga kapatid. Bakit yung masama gumiginawa? Nakasulat. Ano? Ito. Para doon sa kaalaman ng marami. Balik po tayo doon sa ating tinatalakay. Home. Kaya kung halimbawa ho, ipagmamalaki ng mga relihiyon na sila'y pinagpala dahil sila'y yumaman, dahil nakapagpagawa sila ng mga templo, sala ho yan sa kasulatan. Ito ho, ang nakalagay sa sulatan, sa kasulatan ito, Hob 12:6 hanggang 10. Si Hob pa rin. Ang mga tolda ng mga tulisan ay gumiginhawa at silang nangagmumungkahi sa Diyos ay tiwasay
na ang kamay ay pinadadalhan ng Diyos ng sagana. Yun po pala ang katotohanan. Yun daw tolda. Oh, yung mga bahay ng mga tulisan. Ano ho yan? Magnanakaw. Oh, ay gumiginhawa. Huwag mong sabihin na ikaw bilang isang sekta, reliyon, kaya kayumaman, guminhawa, ha, ay pinagpala ka. Diyo, ang nakasulat dito, ang mga tolda ng mga magnanakaw ay guminhawa at ultimo yung nangamumungkahi sa Diyos ay tiwasay na ang kamay ay pinadadala ng Diyos ng sagana. Magandang balita, tingnan natin. Ito, sa magandang balita. Ang mga tulisan at masasamang tao'y panatag ang buhay. Huh? Kahit ang dinidiyos nila ay ang lakas nilang taglay. Mukhang malayo yata ho doon sa ano, sa ang Biblia. Ayan, si Bastian Juarez, maganda gabi po, Brad, at sa lahat ng kapatid, salamat. Purihin ang katastasan at banal na bayawa. Jingberte, good afternoon po sa lahat ng kapatidan. Good PM, Brad Eman, watching from Bahrain. Ayan. Ano sabi? Ang mga tulisan. Ano ba yung tulisan? Oh, kasi oh. Robber, a person who commits robbery. A bandit, stealer, brigand, pirate, highwayman, holdupper. Oh, yan o ang meaning. Yan. Maganda o yun sa ano, magandang balita eh. Ang mga tulisan. Ha? At masasamang tao, panatag ang buhay. Kahit ang dinidiyos nila ay ang lakas nilang taglay. Yan. 7. Sa mga hayop at mga ibon, ikaw ay may matututunan. Magtanong ka sa kanila at ikaw ay tuturuan. Kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpapahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Silang lahat. Ay, mabuti pa pala yung isda. Mabuti pa pala yung lupa. Bakit? Kilala nila kung sino yung lumalang. Yung isda, lupa, alam nila kung sino yung lumalang sa kanila. Pero ang tao, hindi nila alam kung sino ang may likha sa kanila. Hindi nila alam. Tanungin mo, anong pangalan ng Diyos mo? Ama. Anong pangalan ng Ama? Diyos. Di ba? Doon lang makikita mo na hindi nila kilala talaga kung sino yung Diyos. Eh tama yung sinasabi ni Job, ang dinidiyos nila yung kanilang lakas. Ha? Kahit ang dinidiyos nila, ang lakas nilang taglay. O di ba maraming tao ngayon hindi na nga makatawag sa Diyos? Bakit? Oh, ano ba ang kanilang sinasabi? Eh, meron akong pinag-aralan. Nag-aral ako, nagsunog ako ng kilay. Di ba? Nakapagtapos ako. So may degree. Nagtrabaho ako. Oh. Kung meron man ako ngayon, ito'y dahil sa akin. Yan ang sabi nila. Kung meron man akong yaman, dahil ito sa akin, sa pagsisikap ko. Ay di, ang dinidiyos mo ngayon ay yung lakas. Di ba? Di ba tama? Kasi wala kang alam eh. Wala kang... Ni hindi ka nga marunong manalangin, hindi mo nga alam na
bago ka matulog, hindi mo alam kung salamat po. Wala. Tutulog, pagod, pata, dahil sa paghahanap buhay. Kasi may hanap buhay ka eh. Pero sabi dito, sa Hob, anong sabi? Magtanong ka ang wika sa mga hayop. Sa ibon, may matututunan ka. Tuturuan ka nila. O kausapin mo ang lupa, tuturuan ka. Pati mga isda, magpapahayag sa'yo. Kaya nga minsan, natatawa ako eh. Ito yung tawa naman, ha? At ito naman nangyari eh. Sabi ko dun sa aking aso, eh mga ganitong oras ko eh. Talagang halos, yung babago tayo mag-umpisa, ay talagang puro saway na ang inaabot. Kasi nga, magla-live. Sabi ko sa kanya, kinakausap ko. Eh bakit ang haba ng ng umaga, ng tanghali, ng hapon, bakit ako hindi ka tumahot? Hindi ba? Ito pala, sabi niya. Ayan. Anong sabi niya? Sa mga hayo at mga ibon, ikaw ay may matututunan. Magtanong ka sa kanila, at ikaw ay tuturuan. Kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpapahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Mabuti pa pala yung ibon. Mabuti pa pala yung mga hayop. Mabuti pa pala yung lupa. Mabuti pa pala yung isda sa karagatan. Bakit? 9. Silang lahat ay nakaalam ng Diyos ang sa kanila'y lumalang. Kuhanin niyo? Tao, nakapagpasalamat ba sila kay Abayahawa? Hindi. Reliyon, nakapagpasalamat ba sila kay Abayahawa? Hindi. Bakit? Ibang Diyos ang pinagpapasalamatan nila. Hindi kay Abayahawa. Diyo ba? Eka, maganda itong ano na to? Itong sitas na to? Eto, sa The Scripture 2009. 12:6, the tents of robbers are at peace, and those who provoke El are complacent to him who is to him who brings Eloah into his hand. But now ask the beast, and they teach you, and the birds of the heavens, and they declare it to you. Or speak to the earth, and it teaches you. In the peace of the sea, inform you. Who among all this does not know that the hand of Yahweh has done this? E biro niyo, alam nung mga isda na si Yahweh, si Abayahawa ang may gawa. Alam ba ng mga tao si Abayahawa? Hindi. Hindi nga nila kilala. Meron silang ibang dinidiyos na pinasasalamatan. Meron silang Diyos na pinupuri. Pero si Abayahawa, hindi man lamang nila makilala. Mabuti pa yung isda, ibon, hayo, lupa, kilala nila kung sino ang sa kanila'y lumikha. Ngayon ba? Ayan. Aha, Sebastian Juarez. Tama po, Brad. Ah, teka. Si Brad Edmond Umali. Ang sakit pakinggan, pero yan ang totoo. Sebastian Juarez. Tama po, Brad Ed. Pagkatapos po nila mapakinggan, iiwanan. Rodelio Nava. Kung nalalaman lang ng mga reliyon ang aral na ito, di nila makakayanan, baka mag-let sila.
nakamamanga ang aral ni Abayawa. Sa kanya po ang kapurihan, pasasalamat sa nag-iisang banal na pangalan ni Abayawa. Rosli Bandojo, tama po Brad, kasi ang mga hayop, nakakausap yan, sila o natutunan po ang mga yan. Naalala ko noon, maliit pa, ako tuwing alas 6, nanalangin sila kasama ang aso namin noon. Ayan. Diba? Oh, silang lahat ay nakaalam na si Yahawa ang sa kanila'y lumalang. Si Yahawa ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Oh? Nalalasahan ng dila ang mga pagkain. Naririnig ng tainga ang salitang dumarating. Ang matatanda ay may taglay na karunungan. Pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. Ngunit likas sa Diyos ang kaalaman at kapangyarihan, taglay niya ang karunungan at katalinuhan. 14. Walang makapagtatayo muli ng kanyang giniba. Sino mang ikulong niya, walang makapagpapalaya. Nagkakaroon ng tagtuyot kapag pinigilan niya ang ulan. Dumarating ang baha kapag tubig ay kanyang pinakawalan. Makapangyarihan siya at laging nagtatagumpay. Ang mangdaraya at binadaya nasa kanyang mga kamay. O, nasan ngayon si Satanas? Nasan ngayon yung dragon? Nasan yung Diyos ng sanlibutan? Ayun pala hong mandaraya at yung binadaya nasa kanya. Ano? May naihinuhabo ba kayo? Ha? Na bakit marami ang masama sa mundong ito? Hindi si Satanas ang may gawa. Nakatatawa yan, pero totoo. Hindi si Satanas ang bumubulag sa isipan ng tao. Hindi si Satanas ang nagpapatigas ng puso ng isang tao. Ang nagpatigas ng puso kay Paraon o walang iba kundi si Abayawa. Oh. Sister Vivian Mana, mas dinudyos pa nila ang nilika kaysa lumika. Ang Danki nagsalita kay Balaam, hindi niya napapansin. So ano itinuturo sa atin nitong ating paksa? Ah, di ba inilagay niya sa masama? Teka, ituloy ko muna ito ha. Ta maganda ho ito. Kaya dito sa ating bayan, nakikita niyo, ah, mga taong gobyerno, may mga pinag-aralan. Congressman, senador, oh, presidente. Makikita nyo. Ah, bakit yung mga tamang gawi, wala, puro kasamaan, pagpatay, ah, sa kanila, baliwala. Aalisin yung nakaupo na mabuti or sabi ngay matuwid, ang ilalagay korap. Bakit ganun? Ha? Sino ang may gawa nun? Ayan. 16. Makapangyarihan siya at lagi nagtatagumpay. Ang mandaraya at binadaya nasa kanyang mga kamay. Ibig sabihin, kung ikaw ay nadaya, siya rin ang may gawa. Kung ikaw naman ay mandaraya, siya rin ang may gawa. May pupuntahan ka ba? Wala. Leia Flores, hello po. Good evening at sa lahat ng miyembro ng Assembly of Yahweh. Alex Algado, sarap pakinggan ng katotohanan. Tignan nyo, hindi nila pinapansin yung Book of Job. Diba? Nakabatik sila doon sa Torah. Hindi nila napapansin yung Book of Job. Meron palang sinasabi niyan.
na pwede palang magbukas ng kaisipan. Ha? Magbukas ng kaalaman. Magbukas ng pangunawa. Meron pala. Hindi nila nababasa. Wala, hindi nila pinagtuunan. Ang pinagtuunan nila, ha? Kung paano manalapi. Sabi ni Sister Reverend Shirley, magpadaya ka na lang kaysa ikaw ang mandaya. Tama ho yan. Magpadaya na lang ang wika. Pero, sabi nga natin, parehong nasa kamay niya yan eh. Yung mandaraya at saka yung binadaya, parehong nasa kamay niya. Ibig sabihin, merong isang utak sa lahat ng ito. Yung nangyayari sa buong mundo, ah, may isa lamang nagpapagalaw. Anong kapangyarihan meron si Abayawa? Ano? Anong karunungan meron si Abayawa? Siya lang ang nagpapagalaw sa lahat. Mandaraya, dinadaya, iisa lang. Ayan. Tapos ngayon, sino-sino mga mangaral? No, reliyon, tinataas nila. Hmm. May isa palang dapat na itaas, si Abayawa. Ito ang ginagawa nitong makapangyarihan. Ano nakalagay ho dyan? 17. Inaalis niya ang mga pinuno, ang taglay nilang dunong. Ayan. Inaalis niya sa mga pinuno ang taglay nilang dunong. O, hindi ba kayo nagtataka? O, una tayong lumabas sa Pilipinas. Ha? Sa loob ng 8 buwan, yung mga namuno dito sa bansang Pilipinas, ano ang ginawa nung mangyari yung pandemya? Nagbigyan ba ng ayuda ang napakaraming mahihirap? Hindi po. Marami dyan sumala sa oras ang pagkain. Bakit? Anong dahilan? Bakit sumala sa pagkain? Walang preparasyon, walang plano. Ano ang ginawa ni Abayahawa? Inalis ang dunong. Huh? Inalis niya sa mga pinuno ang taglay nilang dunong. Huh? Yun ang nangyari. Kaya walang plano. Huh? Wala. Walang 8 buwan. Anong ginawa? Ayun, naglagay ng dolomite. Imbis na ibigay sa tao sa dolomite para maging ika ngay malinis ang Ross Bolivar. O ay tinangay naman ang bagyo. Ubos. Kung meron mang natira, eh pagka dumating uli ang isang bagyo, mawawala na yan. Nakuha po ba ninyo? Inalis niya ang dunong ng mga pinuno. Sino ang makagagawa niyan? Diba? Oh. Doon lang makikita niyo, merong nag-intervene na makapangyarihan sa lahat. Oh? Na nag-iisang Elohim, si Abayawa. Tuloy natin. Ginagawa niyang hangal ang mga hukom. Nakita niyo? Di ho ba batas yung salin? Sabi noong isa na pinuno, ha? Nung una kinakailangan yung salin, ibigay, ilabas, i-disclose. Ha? Kinakailangan mong i-disclose yung salin ng Pangulo. Ano nangyari? Pwede daw hindi na ilabas. Ano nangyari? Tama. Yung sinabi ni Hog. Ano sabi niya? Ginagawa niyang hangal ang mga hukom. Oh, 18. Inaalis niya sa mga hari ang pamamahala
at sila'y ginagapos niya ng mga tanikala, maging mga pari kanyang hinihiya, mga nasa kapangyarihan kanyang ibinababa. Sino ba ang pinaglalagay sa pwesto? Galit sa droga, pero milyon-milyon ang nakapasok na droga. Anong ginagawa niya ba Yahawa? Pinahihiya yung mga pinuno. Anong ginagawa niya ba Yahawa? Inaalis ang dunong ng mga pinuno, pati hukom inaalis. Nagsipag-aral ng abugasya. Pero anong nangyari sa batas? Nasalaulat. Nakaulong, walang kasalanan. Yung mandarambong, yung tulisan, nakalaya. Meron bang hustisya? Sino ang may gawa? Sino? Si Abayawa may gawa ng lahat niyan. Bakit niya ginawa yung bagay na yan? Mga kapatid, bakit niya ginawa? Anong dahilan? Meron bang dahilan? Meron! Napakalaki ng dahilan. Ang dahilan, pwede pala niyang gawin kahit ano. Kahit sino, pwede. Hindi ba? Sabi ng isang mangaral, hindi daw kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Sino may sabi sa iyo? Meron ka bang nabasa na hindi niya kayang gawin lahat ng bagay? Bigyan mo ako ng talata. Sabi ni Sister Leia Flores, tama po kayo, Brad Eman. Siya lamang ang nag-iisang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Purihin ang Diyos. Nag-iisa lang siya, mga kapatid. Walang makapangyarihan sa kanya. Siya lamang. Ibig sabihin, lahat na nangyayari dito sa mundong ito, siya ang utak. Wala tayong free will. Wala. Sino man sa atin, wala. Kasi nga kung meron tayong free will, alam natin kung kailan tayo mamamatay. Di ba? Meron tayong kalayaan eh. May laya tayong pumili ng magustuhan natin. O eh, bakit yung ating kamatayan? Hindi ba pwede nating piliin? Meron nga. Meron tao. Talagang yung karamdaman niya, yung sakit niya, gusto na niyang mamatay. Palibasay, wala siyang free will. Gumawa siya ng kanya. Nagbigti. Kasi nga, hirap na siya sa sakit niya. Nagbigti. Napatid yung lubid. Eh di hindi na matay. Ano ba? Wala kang free will eh. Meron naman nagbaril. Pero hindi pa niya panahon, buhay pa rin. Bakit? Wala kang free will eh. Lolita Corsiga, wala pong pupuntahan bro. Si Abayawa lang po ang may kapangyarihan ng lahat. Wala po tayong free will. Lobby ni Abayawa na may mabuksan na pangunawa sa mga reliyon. Sana ho, Lobin, ang problema nga lamang, siya rin pala ang umulad sa lahat ng mga yan. Anong dahilan? Anong pinakamalaking dahilan? Nagpapakilala siya, pero hindi nila makilala. Anong dahilan? Nagpayaman ng mga reliyon. Anong dahilan? siya may gawa ng lahat eh. Niyo ba? Tuloy natin. Inalis niya sa mga hari ang pamamahala at sila ginagapos niya ng mga tanikala. Maging mga pari kanyang iniya, mga nasa kapangyarihan kanyang ibinababa, mga pinagkakatiwala ang tao'y kanyang pinatatahimik, talino ng matatanda'y kanya ring inaalis. Inaan nyo?
Mga pinuno'y inilalagay niya sa kahiyan. Mga namamahalay inaalis niya ng kalakasan. Pinakamalalim na hiwagay kanyang inihayag. Maitim na kadilimay pinapalitan niya ng liwanag. Mga bansa'y pinalalakas niya at pinalalawak. Ngunit kanya ring ginagapi at tuloy winawasak. Ano ibig sabihin doon? Ay yung pala po mga superpowers na mga bansa. Sige, magpalakas kayo. Sige, magparami kayo ng sandata, magparami kayo ng mga mga pandigmang sasakyan. Ano sabi niya? Mga bansa'y pinalalakas niya at pinalalawak, ngunit kanya ring ginagapi at tuloy winawasak. Karunungan ng mga hari ginagawang kahangalan sa pagpapasyat nililito, di alam ang pupuntahan. Nangyari sa Pilipinas. Niyo ba? 8 buwan? Marami mga jeep hindi nakabiyahe, bus hindi nakabiyahe. Patay ang ekonomiya. Ano ba? Walang plano. Sino may gawa? Yung pandemya, sino may gawa? So wala iba. Kaya yung ating paksa, doon sa 9:24, ang lupa nabigay sa kamay ng masama, kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga upom nito, kung hindi siya sino nga? Eh wala iba naman, kundi siya ba Yahweh ang gumawa ng lahat ng bagay na yan? Hindi ba? O ngayon, mga kapatid, binasa natin yung kay Job. O, nagpapakilala siya, mga kapatid, ha? Siya yung nag-iisa, makapangyarihan sa lahat. O, hindi Jesus, hindi Jehovah, hindi Allah, hindi si Buddha, o sino pa mang mga reliyon. Di ba? So kung meron man pala mga bagyo, mga tsunami, mga kalamidad, may ibig siyang sabihin sa tao. Tumatawa kayo, di ba? Pagka meron mga bagyo, nakakaisip kayo ng Diyos pagka kayo malapit ng mamatay. Nakakaisip kayo ng Diyos pagka kayo nanghihingaluna. Nakakaisip kayo ng Diyos pagka kayo may malubang sakit. Di ba? Sino may gawa ng sakit? Lahat yan siya bayawa. Makapangyarihan niya ako eh. Lahat. So walang pupuntahan ng tao. Sabi ko nga, mahirap kaaway si Abayawa. Ngayon, kung halimbawa, dumating yung punto na nag-iisip tayo ngayon, ang totoo, talaga napakabuti pa nga niya eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga tao, bagamat hindi sila nakakilala, pero pinaranas niya doon sa mga tao na namatay na may isang Diyos na makapangyarihan na hindi katulad ng sinasabi ng mga ateista na walang Diyos. Kaya nga lamang, yung pangako na buhay na walang hanggan, hindi na nila maranasan. Yun lang ang pagkakaiba. Nating mga banal, nagbabanal doon sa mga hindi kumilala at hindi nakilala. Bakit? Hindi niya ipinakilala yung sarili niya. Hindi ba? O, tuloy pa natin. Kapirasan na lang. Karunungan ng mga hari ginagawang kahangalan sa pagpapasyat nililito, di alam ang pupuntan. Sa dilim sila'y nangangapa, sa paglakad ay naliligaw, animoy mga lasing, sa daan ay sumusuray. Suray. Yan, si Abayawa. Siya ang may gawa, likha ng lahat ng mga yan. Sister Lolita Corsiga, tama po, kakilabot ang mga pinahayag ni Brad Manuel. Ay totoo naman. Talaga po inalisan sila ng dunong pero hindi po nila alam yan. Wala silang alam sa ginawa ni Abayawa. Nelo Mali, kasama na rin po natin doon sa ating ilang.
Kaya napakabuti ni Abay Hawa sa kapulungan. Hindi ba? Bakit? Bakit napakabuti? Ha? Merong ipahayag sa bawat isa sa atin itong bagay na ito na hindi nalaman ng sanlibutan, hindi nalaman ng napakaraming dito. Na kaya pala sila na andyan sa reliyon, si Abay Hawa rin ang may gawa. Wala na may ibang gagawa yan. Para saan? Anong dahilan? Yung sinasabi nila, pantas, marunong. Hindi totoo yun. Sinungaling pwede. Pero sasabihin mo, marunong. Marunong saan? Sa paggawa ng kasalanan? Paggawa ng kasinungalingan? Di ba? Ang tindihon nito, no? 12:6, ang mga tulisan at masasamang tao'y panatag ang buhay kahit ang dinidyos nila ay lakas nilang taglan. Yung palaho, kasi doon sa ang Biblia, ibe, tinan nyo, 12:6, ang mga tolda ng mga tulisan ay gumiginawa. Silang nangagmumukhay sa Diyos, tiwasay, na ang kamay ay pinadadala ng Diyos ng sagana. Para lumalabas pa ngayon doon sa ang Biblia, ay si Abay Hawa ang nagpapadala. Di ba? Pero dito, sa 6, ang mga tulisan, o yung magnanakaw, mandarambong, planderer, larceny, robbers, oh, pare-pare ibig sabihin niyan, mga magnanakaw lang 'yan. O tulisan. Kasi hapunan natin ha. Itapusin ko lang. Ang mga tulisan at masasamang tao ay panatag ang buhay kahit ang dinidyos nila ay ang lakas nilang taglay. Sa iba't ibang salin, kumpara lang natin ha, iyong tulisan. Teka. Ang sabi dito sa ASV, the tens of robbers prosper. Robbers ang binanggit. Ano ba yung robbers? Hindi ba magnanakaw? Teka, meaning ng... ano ba meaning ng robbery? According to common law, robbery is defined as taking the property of another with the intent to permanently deprive the person of that property by means of force or fear. Gagamitan mo ng lakas o pananakot. Hindi ho ba pananakot yung sabihin ninyo na kapag hindi kayo nagbigay ng 10%, impyerno kayo? Hindi ho ba pananakot na kapag hindi kayo nagbigay tuwing pagkakatipon, hindi ka sumusunod sa Diyos, so ang pupuntahan mo ay impyerno. Ayan yung meaning ng robbery. Tingnan nyo, ulitin ko. According to common law, robbery is defined as taking the property of another with the intent, yung intention mo to permanently deprive, lokohin, the person of that property by means of force or fear. That is larceny or theft. Ayun. Carjacking is the act of stealing of a car from a victim by force. So maliwanag ho yun. Paano ba nananakaw ng mga founder yung pag-aari nung kanilang miyembro? By taking off fear, intimidation. Di ba? Ini-intimidate nila o tinatakot nila yung kanilang mga miyembro. Na kapag ikaw ay hindi dumalo sa pagkakatipon, kaya ka lang pala na pinadadalo dahil dun sa abuloy mo. Pero yung care, doon sa miyembro, doon sa kanyang kaligtasan, wala silang pakialam.
dito sa pulpa nung tayo ay mag live sa YouTube, ipinaliwanag natin na ang kaligtasan sa kasalanan, hindi sa impyerno. Oh. Ayan, sabi ni Brad Edmundo Mali, kaya nga kung sakali may second coming at dumating na si Abayawa, hindi nila malalaman kasi di nila kilala si Abayawa. Totoo naman eh. Kung meron, kaso wala. Kaya nga yung mga yan talagang mamamatay nang walang nalalaman. Eh di ba sabi nga niya, sabi mo, Kurasin, kung nalalaman mo lamang, ibig sabihin talagang hindi alam. Di ba? ASB ho yung aking binasa. CEB, robbers and other godless people live safely at home and say, God is in our hands. Naku po. DRB, the tabernacles of robbers abound. DRB, but robbers, puro pag nanakaw eh. Tents are not bothered. So yung palang sinasabing mga tulisan, di ba, merong, ano yung kapilyon nyo, bakit tulisan yan? Sino ang alam nyo na ang kapilya ay tulisan? Pero ba kayong alam? Mormons! Di ba may tulis din ang Mormons? Balakino, good day to all brethren of Assembly of Yahweh and also Brad Emmanuel. Yung katedral ng mga Katoliko sa iba't ibang panig ng bansa, may tulis din yan. Tulisan. Hindi niyo ba napansin, puro may mga patulis sila, tulisan. Balakino, INC, bro, tulisan. Eh, nakalagay dyan, letra-letra. Yung tabernakulo ng tulisan, gumiginhawa. Yung palang tulisan ay robbers or magnanakaw. Tama. Di ba? Ang ginamit nilang tools para sila makapagnakaw yung kanilang kapilyang tulisan. Ayan na. Di ba? Mga kapatid ha, bakit? Bakit ibinigay ni Abay Yahweh sa mga masasama ang lupa? Kaya huwag po kayo magtataka, mga kapatid. Bakit maraming gumiginhawa sa relihiyon? Bakit marami ang gumiginhawa sa mga namumuno sa gobyerno? Isa gobyerno lang eh. Puro pasok ang pera dyan. Di ba? Eh, dito, maaaring may, sabi nga, may masasaktan. Totoo yan. Pagka ikaw nagtatrabaho sa gobyerno, nung una, ang sabi nila, pagka ikaw ay nasa gobyerno, kumbaga, para ka nakasandal sa pader. Kasi nga, gobyerno eh, government eh. Kasi yung pera, yung tax, talagang, ang pera dyan, bahada. Pero mo, kinupunan mo ng tax yung mga tao, wala kang puhunan. Di ba? Di kayo nagtataka? Walang puhunan yan. Sila ay kumbaga nagnegosyo na walang puhunan. Ha? Ngayon, balaki na mga tulisan, hindi sa pinto dumadaan. Ito yan. Lahat yan. Pertaining dyan sa mga relihiyon. Kapag nasa gobyerno ka, sitting pretty ka. Pag nasa gobyerno ka, mutso ka. Kaya kahit janitor ka lang o yung pinakamababang tungkulin, pagka ikaw ay nasa gobyerno, safe ka. Nagpandemya, meron bang nagutom?
sa nasa gobyerno? Wala. Di ba? Ang mga nagutom, yung mga pangkaraniwang mamamayan, yung mga nagtataho, yung mga nangingisda na hindi makalawot, o jeep driver, jeep bus driver. Ha? Di ba? Sila yung mga nagutom eh. Ayan. Sabi ni Brother Mundo, aba bro, lahat, halos lahat ng matulis ang simbahan ng reliyon. Totoo yan eh. Kaya natulisan eh. Mga magnanakaw. Ang ibig sabihin lang ng salitang tulisan is magnanakaw. Kaya nga ho, walang simbahan na hindi magnanakaw. Lahat yan magnanakaw. Tama po, hindi po sila makakating ng buhay na wala hanggan, sabi ni Sister Lita Washington. Ayan. So, kung nasa gobyerno ka, safe. Walang nagutom. Pangkaraniwang empleyado ka ng gobyerno, sweeper, ang magbabalis. Magbabalis ka. Mababang opisyan sa gobyerno. Ngayon, ang problema lamang, yung pinasasahod sa inyo nasa gobyerno, galing saan? Di ba? Okay, kumbaga nanagana ka dito sa buhay na ito. Tama naman yung sinabi dun sa hub. Di ba? Hinayaan niyang ang daigdig ay pag-arian ng masama. Ang paningin ng mga hukom ay tinakpan niya. Kung di siya ang may gawa nito, sino pa nga kaya? So ang nagari o hinayaan niyang ang daigdig, pagharian ng masama. Sino yung kabilang doon sa masasama na naghari sa mundo? Di ba kasama yung gobyerno? Hindi ba kasama yung relihiyon? Tandem sila. Relihiyon, gobyerno. Sila yung nagharing uri. Oh. Hindi nila matatanggap ito nung nasa laman. Na yung palang kanilang pinakain, yung palang kanilang sinusweldo, galing sa pagnanakaw. Bakit natin nasabing galing sa pagnanakaw? Kasi sabi ni Aba Yahawa, yung lupa kanya. Ang ginawa ng gobyerno, inangkin. Hindi ho ba yung pag-angkin mo ng hindi iyo pagnanakaw? Ha? Kinuha mo yung lupa. Ngayon, dinidistribute mo ngayon sa mga tao. Ipinagbibili mo. Wala kang puhunan. Wala kang kapuhunan. Ha? NHA o National Housing Authority, binigyan yung mga tao ng lupa. O ito, bayaran nyo ha. Bayaran nyo sa loob ng 20 taon. Wala silang puhunan, kinuha yung lupa, ipinagbili. Anong sabi ni Aba Yahawa? Yung lupa, kanya. So hindi mo pwede siyang ipagbili dahil may nagmamayari. Pero ang ginawa ng gobyerno, kinuha, kinamkam, ipinagbili. Pwede ba isang uri ng pagnanakaw o robbery? By force. Ano? Ano nangyari ngayon? Eh, di nagkapera ngayon si gobyerno. Yung lahat ng mga empleyado. Hali kayo, kain tayo, kain, kain. Saan galing yung kinakain nyo ngayon? Di ba sa pagnanakaw? Masakit sa pandinig. Pero yun yung katotohanan. Kaya nga ho, talagang si Aba Yahawa na lamang. Kung meron mang madadagdag sa kapulungan, sa assembly, siya yung maglalagay. Pero kung sasabihin mo, yung tao, hindi malalagay siya sa kapulungan. Bakit? Masakit manalita. Masasakit yung salita niya. Ramon Recto, bro,
Anong year po ang edisyon ng Magandang Balita? Kasi sa akin, 1980 edisyon. Tama po yan, 1980 yan. Yung Magandang Balita. Reverend Shirley, iyong mga nasa gobyerno, mga member ng mga hidwang reliyon, lahat ng naging presidente, mga member ng Katoliko. Di ba tama rin? Tama rin yan, yung obserbasyon ni Sister Reverend Shirley. Tama ko yan. Pero hindi nalalaman ng marami. Sana, loobin na bayawa, buksan yung mga nagtatrabaho ngayon sa gobyerno na sila pala ay nakalublob dun sa kumunoy. Ha? Yung kanilang sinasahod, yung kanilang sinusweldo, galing sa kasamaan, galing sa pagnanakaw. Siyempre, may magmamarunong dyan. Ang sasabihin mong galing sa pagnanakaw eh, legal nga yan. Alin? Legal yung pagnanakaw? Ano? Lolita Corsiga, marami po sa may pinag-aralan, mapagmataas at karamihan sa kanila ay gumagawa ng masama. Ang gagaling pang mag-Ingles, hindi naman po ginagamit sa pang. Ayan mga kapatid ha, 7:40 na yung ating oras. 24 yung ating anong viewers, 17 yung ating thumbs up. Ha? Nakagamit na tayo ng isang oras at 27 minutes 11 seconds. Ang liwanag ng salita na. Marami pa sana. Kaya lang, hindi kaya. Ano? Teka, meron yatang mga komento dito sa papulungan. Teka. Aha. Merong, ayan, sabi ni Brad Christopher, good day po sa ating lahat. Love you all, my bro and sis. Kumusta na po kayong lahat? Musta rin ang ating mga family? Sister Jean Kindo, maganda nga po sa lahat ng kapatid ng Kurensi Abayaw. Sinagot siya ni Sister Lolet, lagi mabuti bro. Ah, pagsubok man at pagpapala sa kanya ko pinagkatiwala, lahat, basta lagi kukurin siyang pinupurit, pinasasalamatan. May mga pagsubok din po kasi ako sa family ko, pero alam ko, makakaya nilang malampasan basta patuloy lang ako sa pag-share sa kanila. Ayan. Konting panahon lang at nakakasama ko rin sila. Nakakayak ang paksa ngayon, tago sa puso, sabi ni Sister Jing Kim Duberti Lopez. Napakabuti talaga na bayawa at proud ako dahil isa ako kasama ang pamilya ko na pinili niya. Valentino Aquino, bro, bakit hindi ako makagreet sa live? Nakapag-aan na si Brad, nakapag-comment na. Ayun. So, balik tayo sa paksa, ha? Bakit? Anong sabi doon? Ibinigay o hinayaan niyang ang daigdig ay pag-arian ng masama. Ang paningin ng mga hukom ay tinakpan niya. Kung di siya ang may gawa nito, sino pa kaya? So walang pangyayari dito sa mundong ito na hindi siya. May tanong po ba tayo? May question po ba tayo sa kanya? Sabi niya, sa 1,000 tanong niya, walang makasagot. Pagka pala si Abayawa magtatanong, yung 1,000 tanong, walang makasasagot eh. Di ba? Ayun. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kanya sapagkat muli nagbigay na naman siya ng kaunting kaalaman sa kasulatan ngayong araw na ito. Ano? At nawa po itong ating naging paksa sa hapong ito. Madili-dili. Kumbaga, mapag-aralan natin na lahat pala na nangyari din sa mundong ito. Yung mga reliyon gumiginhawa, siya rin pala ang may gawa. Hindi ba? Yung nadaya, mandaraya sa kanya rin. Yung tulisan,
magnanakaw sa kanya rin. Siya may gawa ng lahat. Saan tayo pupunta, mga kapatid? Hindi mo ba? So, napaka makapangyarihan ito si Abayawa. So, ang pinakamagandang magagawa natin eh patuloy tayo. Ano? Na maglingkod, magpuri, magpasalamat sa kanya sapagkat kokonte ang napaunawaan niya nitong bagay na ito. Sa reliyon, puro kasinungalingan. Sa gobyerno, ganun din. Gobyerno ng tao, puro pagnanakaw. Malaho? Tingnan ninyo, kung hindi dahil kay Abayawa, eh doon sa mga kapatid natin, sa pananampalataya, 8 buwan, di ba? Nagpatuloy tayo, nakasurvive. 8 buwan yan, ha? So may pinakikita siya, kung meron man sinasabing ang pagsubok, eh, siya rin ang gumawa, o siya rin. Meron lamang itinuturo sa atin. So kapag nakuha na natin yung katuruan na ibinabahagi niya sa atin, lalo tayong magtumibay sa pagsunod, sa pagmamahal sa kanya. Yung lalo po ang gagawa natin. Ano po? Ayan. 790 na. Mukhang yung ating mga kapatid ay natilihan sa ating naging paksa ngayon. Ano? Sa GC natin, si Brad Sebastian Ware, Sister Lauren Paulan Fernandez, Sister Jing Quindoberte Lopez, Rodelio Naba, Valentino Aquino, Sister Lolita Corsiga, sino pa? Si Brad Perez Christopher. Ito yung nasa GC natin. Sister Shirley Bandojo Abrera. Sabi niya, magandang gabi po, bro. Kay Abayahawa, pati na din po kay Brother Eman. Ayan. Sabi ni Brother Deyo Naba, isang magpapalang araw po sa lahat ng mga kapatid kay Abayahawa. Purihin at pasalamat. Pasasalamat ang nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abayahawa. Love you all. Ayun. Si Sister Cristina Lawag-Juarez. Brad Ricardo Quaresma, Sister Lore Calderon, Sister Joe Elvi, ayun, Jocelyn Yanes, ito po yung nasa GC. Si Brad Carlo Roll, ayan, Wilfredo Bedes, ayan. Aha, teka. Rodelio Naba, Brad, tama po ba yung isang tao kapag gusto niyang tanggapin si Abayawa, ipapanalangin po ba siya ng isang kapatid sa assembly o Abayawa? Katulad po ginagawa ng reliyon o si Abayawa ang may loob nito? Teka, ulitin ko yung tanong. Brad, tama po ba yung isang tao kapag gusto niyang tanggapin si Abayawa, ipinapanalangin po ba siya ng isang kapatid sa assembly? Hindi na po. Kumbaga, inilagay na siya ni Abayawa, bakit pa? Hindi na. Hindi tayo katulad ng reliyon. Ana? Kasi siya na yung tumawag eh. Siya yung may pagtawag sa bawat isa sa atin. So what for? Tinawag ka na nga eh. Diba? Shirley Abrera, magandang gabi po kay Abayawa. Pati na rin po kay Brother Eman. Sebastian Juarez, maraming salamat po, Brad. Lalong-lalo na kay Abayawa sa aral at unawa sa lahat po rin ng dakila at banal na si Abayawa. Ricardo Juarez, mapapuri at pasalamat kay Abayawa. Ang ganda ng paksa. Rosly Bandojo, parang unfair naman doon, Brad, sa taong mabubuti kesa gumagawa ng masasama. Mabuti at masama, parehong nilikha ni Abayawa. Hindi unfair. Fair yan para sa kanya. Sa atin, sa mga tao, maaaring ganun ang isipin, pero sa kanya, yung mabuti at masama, ginawa. Anong dahilan? Ito yung kanina ko pang tinatanong. Anong dahilan? Bakit? Bakit ba siya gumawa ng masama? Bakit ba siya gumawa ng mabuti? Ha? Anong dahilan?
May dahilan ba? Meron. Ha? Kasi kung wala yung masama, hindi mo nakilala yung mabuti. Ha? Kaya may masama, ano, nanilikha niya para malaman mo yung mabuti. At pag nakilala mo naman yung mabuti, huwag ka nang gumawa ng masama. Hindi ba? Simple lang mo yun eh. Bakit may masama at mabuti? Diba lahat tayo naging masama? O ngayon, ha? Tinawag tayo. Nung pagtawag sa atin, dati tayong gumawa ng masama, nahiwalay tayo sa kanya, o, tinawag tayo ngayon, ipinanganak tayo, nagbautismo sa Espiritu. So naging mabuti. O bakit babalikan mo pa yung masama? Diba? Huwag na. Magiging kaaway mo lang siya. Ha? At pagka naging kaaway mo siya, yung kanyang pangako na buhay na wala hanggan, hindi mo na makikita yun. Hindi mo na matatanggap. No, yan. Rodelio Nava, kasi ito yung ginagawa ng reliyon sa taong gustong tanggapin si Jesus. O tama. Ipinapalangin, pinapanalangin po, tama po ba ito, Brad? Hindi. Kapalimbabawan yan. Yung tanggapin mo ang wika si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Inuutusan yung tatanggap. Hindi dapat mo utusan yung tatanggap. Di ba sabi nga doon sa altar calling, holy kayo ang wika, yung mga gustong tumanggap. Sa Panginoong Jesus. Di ba? Yan ay kapaimbabawan. Yung nananalangin na nasa harap ng TV, monitor, puro kapaimbabawan yan. Alam, di abayawa yung nasa puso nyo. Oh, Lolita Corsiga, salamat po ng sobra, sobra kay abayawa. Sobrang ganda ng paksa sa iyo din po, Brother Manny. Rodelio Nava, tama po. Brad Eman, salamat po kay abayawa. Ang Korean, pagdakila at pasalamat. Ramon Reco, bakit po pag ako'y nanalangin, kinikilabutan ako palagi? Kumbaga ho, may sa akin ho, nangyayari mo yan eh, kanina lang. Hindi ko na lang ipinaalam, pero yun din ang naramdaman ko. May kilabot. Yung iba ho, baka hindi nakakaranas sunod. Mga talagang, sabi nila yan ha, tumindi ka balahibo. Sabi ng iba kasi sa aswang. Hindi ho, pagka ho may espiritu at naintindihan mo, naunawaan mo, talagang mangangalisag eh. No? Siguro yan din yung naranasan ng mga kapatid nung unang siglo, nung sila tumanggap ng espiritu ni Abayawa. Ano? Na di umano, sila yung nakapagsasalita ng iba't ibang wika. Ganon din siguro ang naranasan nila. Christina Juarez, salamat po, Brad Eman. Lalo kay Abayaw. Ayun, sige po. At Christina Juarez, Christopher Perez, Wilfred Bebes, Brad Ramon Recto, Francisco Lopez, Sister Lori Calderon, Sister Chris Jumper, Reverisa Shirley, Ronaldo Mendoza, from Qatar, salamat. Narinig ko naman ang salita ni Abayahawa. Purihin siya, salamat. Milano Mali Jr., Sister Francis Jade Lopez, Fortunato Juarez, Ricardo Quaresma, Rosly Bandojo, Joel Suela, Sister Rosel Makoko, Edmundo Umali, Lolita Corsiga, Vivian Mana, Brad Randy Liano, Rodelio Nava, Brad Alberto Palado, Brad Alex Algado, Wilfredo Balatibat, ayan, Brad Arnold Makoko, Sebastian Juarez, Sister Jean Verte, Leia Flores,
Brad Mel Umali, Brad Bal Aquino, Shirley Abrera, Brad Ricardo Quaresma, Wellpre Niblesa o Noblesa, good evening bro. Fake ba talaga? Fake ba talaga ang Jesus? Opo. Well, Wellpre Niblesa. Ano ho yan? Letran J, 500 years lamang. So, ibig sabihin, nung unang siglo, wala. So, ano yan? 50 pesos. Fake. Sister Gina Makoko, kapag po binigyan na tayo ni Abayahawa ng pangunawa, magpatuloy lang po tayo. Masarap po na may Abayahawa. Hindi muna maranasan ang kabalisahan sa buhay. Salamat kay Abayahawa. Ayan. So, mga kapatid, na nakasama natin sa live, maraming maraming pong salamat muli sa bawat isa na tayo po ay nagkasama. 31 po yung ating naging anon viewers, 18 yung ating thumbs up. Tayo po ay nakagamit ng 1 hours at 42 minuto 10 segundo. Ano? Yan. So, sa ating mga subscribers, maraming maraming pong salamat sa inyong pag- subscribe sa maliit na channel na ito. At patuloy ng Lord ni Abayahawa na patuloy pong buksan ang inyong pangunawa. At doon sa ating mga kapatid na hindi natin nakasama sa live, Lord po ni Abayahawa, Sunday na po. Friday po tayo ngayon, Sabado bukas, wala po tayong live, mga kapatid. Ano po? Ayan. Wellpre Niblesa, salamat bro. God bless Abayahawa. Yeah. Sarap, ang sarap pa sa akin yan. God, Wellpre Niblesa. At kung may pagkakataon ka na mag-friend request ka para makasama ka namin doon sa GC. Ano, Brad? Wellpre Niblesa. Yeah. Either si Brad Emiliano Umali Jr. or ako, para ilagay ka namin sa GC. So, yun po. Wala po tayong live tomorrow. Ano po? Lolobin, Sunday na. Nang alas 6 ng hapon or gabi. Sa ating mga kapatid na sa GC, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. At patuloy na gabayan, pagpalain ng bawat isa. Muli! Ayan. Sabi ni Brother Wellpre Niblesa, oh bro, payag ako bro. Sige, mag-friend request ka bro, dyan sa akin or kay Brother Emiliano Umali. Ayan. O kung sino man na narito sa ating mga kapulungan. Muli po, sumating po ang biyaya, awa, habag, kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig. Mula kay Abayahawa, isang magandang gabi sa bawat isa. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyo lahat.